Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Acts chapter 3 verse 16. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. Acts chapter 4 verse 12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. The powerful name of Jesus. Naniniwala po ako that the real powers in this world are spiritual. At ang sikreto po ng Book of Acts ay simple lamang po, nanangan sila sa kapangyarihan ng Diyos. At kahapon po, pinag-usapan natin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon naman po ay pag-usapan natin yung kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Bakit po ba makapangyarihan ang pangalan ni Jesus? Unang-una po, there is salvation in His name. Yun po ang sinasabi ng Acts chapter 4 verse 12, na sa pamamagitan ng kanyang pangalan, ang tao po ay maaring maligtas. At ang salita pong save dyan ay hindi lamang po tumutukoy sa kaligtasan sa kasalanan. Yan din po'y tumutukoy sa kagalingan at pagkalaya sa gawa ng Diablo. So isa lamang po yung ibig sabihin ng save sa New Testament. Ang salita pong save, equivalent po yan ng salitang healed and delivered. Number 2 po, makikita natin sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Jesus, tayo po'y naaabot ng Diyos sa ating mga kahinaan. Yung pong sinasabi ng Hebrews chapter 4, verse 15, He can be touched by our weaknesses and infirmities. Kaya pala ibinigay ng Panginoon sa atin yung kanyang nag-iisang anak para maging tagapagligtas natin, kasi hindi nga po natin kayang iligtas ang sarili natin, at tanging si Jesus lamang po ang makatutulong sa atin sa buhay na ito at maranasan natin yung kanyang dakilang pagliligtas. Pangatlo po, He is the source of life. Siya pong pinanggalingan ng buhay po natin sa John chapter 1 verse 3, at higit sa lahat yung spiritual life na kailangan ng tao. Noong ang tao po'y namatay sa kasalanan, sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1, kailangan po siyang mabuhay na muli sa spiritual na kalagayan, kaya kailangan po siyang maborn again. At sa pamamagitan po ng pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, tayo daw po isinisilang na muli sa Espiritu. In other words, nabubuhay po tayong muli. Kaya tayo'y malaya na sa kapangyarihan po ng kasalanan at kamatayan. Yun po sinasabi ng Romans chapter 8 verse 2 at John chapter 10 verse 10. So naparito ang Panginoong Jesus upang bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasaya. Ngayon, paano po natin mararanasan yung makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay? Doon po sa Book of Mark chapter 5 verse 25 to 34, naalala niyo po yung kwento ng babae na dinudugo for 12 years. Ang sabi po roon sa verse 27, she heard of Jesus. Kailangan po maipangaral po si Jesus. Kailangan may pangaral po mabuting balita sa tao para manampalataya po sila kay Jesus at maranasan nila yung kapangyarihan ng kanyang pangalan. Kaya napakahalaga po na dapat sa pamamagitan po ng pangangaral ng salita ng Diyos ay marami tayong mailapit na tao sa ating Panginoong Jesus, kasi ang pananampalataya po ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Yun po sinasabi ng Romans chapter 10 verse 17. Pangalawa po, itong babae po ito sinabi na if she can just touch the hem of his garments, mahawakan niya lamang daw po yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesus, ay gagaling siya. In other words, she made a demand for his power to operate in her life. So ibig sabihin po, kailangan po pag nakilala natin si Jesus, alam nating gamitin po yung kanyang pangalan. Sabi po sa John chapter 14 verse 13 hanggang 14, we can make a demand in his name sa pamamagitan ng kanyang pangalan upang lumaya po tayo sa anumang pong gawa ng kaaway at tayo po'y makaranas ng katulad ng karanasan ng babaeng ito. At ang sabi ng Panginoong Jesus, may kapangyarihang lumabas sa akin. In other words, kapag may tao pong nananampalataya sa kanyang pangalan, nandun po present po yung power ng Diyos na mag-ooperate sa buhay ng taong iyon. Kaya dun po sa verse 34, ang sabi po dyan, her faith has made her well. Gumaling po yung babae dahil sa pananalig niya kay Jesus.
At ang sabi po rito sa binasa natin kanina, sa Acts chapter 3, verse 16, ang nagpagaling doon sa lalaking lumpo ay yung pananalig sa pangalan ni Jesus. Kaya alam niyo po, napaka-powerful po ng pangalan ni Jesus. Hindi lamang po natin siya idinudugtong sa dulo ng ating mga dasal. Dapat po alam nating gamitin ito in order for us to experience yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya tayo po mga mananampalataya, let us exercise the name of Jesus sa lahat po ng mga pinagdadaanan natin, pagsubok, problema sa buhay na ito, tigis sa lahat yung problema po na kinakaharap ng mundo ngayon. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala, pangdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!